may tumawag sa akin na TC, si Sir Mico Cruz, sabi niya, oh, may pa audition. Tapos ganito, ikaw isa ka sa mga pinagpipilian. Tapos, ayun, sabi nila, sige po, game po ako. Ano po yan? Voltes 5. Ala, Voltes 5. Ang laki nito, sabi kong ganyan. Nico, meron na akong question. Kasi, di ba, yun nga, last year, tama, di ba, yun ang last show mo was, ang sayo ay early this year. Pero ngayon, tama ba, nag-GMA ka na? Yes, nasa GMA ako. I'm currently doing Voltes 5 Legacy. Oh! Wow! Voltes 5! Okay! Yeah. Paantay natin ang pagbalik ni Christian. Sige. Pero, ayan, kung meron ka nang pwedeng, kasi nagtitaping na kayo finally naman, no, after a long wait. So, pwede namin i-expect sa Voltes 5? Ay, masaya. Kasi, lahat kami doon, disiplinado, as in, very focused kami sa mga trabaho namin, from the actors to the directors to the production staff. Lahat kami, wala kaming problema sa mga sutil tsaka yung mga pasaway, wala. Tapos inaral talaga namin yung ako inaral ko yung character ko, tapos yung mga co-actors ko rin inaral din nila yung mga character. So makikita mo, kasi ako fan ako ng Voltes 5, tapos pag nakakasalita ako sila, nakikita ko yung pinapanood ko sa TV na anime. So yun yung even pag nagpi-picture ako niya, naka green screen tapos nakatingin ka lang sa kawalan. Tapos ang tinitingnan mo kunyari si Voltes 5, sila Steve Armstrong ganyan. Ang tinitingnan ko hindi yung mga characters na yung mga actors, tinitingnan ko yung sa anime na cartoons para mas na-visualize ko na sila kausap ko tapos ako talaga yung character na piniplay ko. Uh-huh. Yung ganun. Then nakakatawa kasi I was watching the trailer mga early part of this year pinalabas, yeah. Sabi ko, ganda nung trailer, panalo. Tapos, wala akong expectation na mapapasama ako kasi nasa Channel 2 pa ako at that time . Sabi ko, sana mapaganda nila to para alam mo yun, walang masabi yung tao, di ba? Tapos, lo and behold, I'm part of it. So, kailangan ko pagandahin to. Kasi, di ba, ayoko may masabi yung mga tao. Ayun. Ano ang character na ipaportray mo or pwede namang sabihin? Sabihin ko na lang kontrabida. Okay, you're part of the group nila Martin. Okay. Yes, yeah. Pero ito na lang, siguro last question for that. Paano na lang nag-materialize na, kasi syempre you are from Ang Sayo Ay Akin Pa. Yun nga, nung nag-announce ng cast, meron pang Asia Ad, di ba? Tapos nung nagpalabas ng trailer. And then parang natapos ka sa Star Magic. Paano nag-materialize na mapunta ka sa GMA? Plus, Voltes 5 Legacy is your first project. Wala na kasi akong project sa 2, tapos syempre we know the situation of Channel 2, 'di ba? So we can't just ask projects from them every time kasi 'di ba, marami rin umaasa sa kanila na artista. Tapos parang sabi ko sa mom ko, who's also my manager, sabi ko sa kanya, I think it's time to venture out. I think it's time to look beyond Channel 2 and go other networks. So, ayun, we tried. Tapos, incidentally, wala na rin ako sa Star Magic. Nag-end na yung contract ko nung March. Tapos, ayun, may tumawag sa akin na TC, si Sir Mico Cruz. Sabi niya, oh, may pa audition. Tapos, ganito. Ikaw isa ka sa mga pinagpipilian. Tapos, ayun, sabi nila, sige po, game po ako. Ano po yan? Voltes 5. Ala, Voltes 5. Ang laki nito. Sabi kong ganyan. Sabi ko, sige. Tapos, to cut the long story short, tulad ng sinabi ni Christian, ginawa ko lahat ng mga kailangan kong gawin. Basta, ginawa ko para makuha ko yung role na yun kasi I want to have that role. Yun lang. Galing. Aabangan natin yan, ang Voltes 5 Legacy. Ikaw, Christian, meron ka na bang gagawin after promoting Big Nine? Meron akong gagawin pula sa Viva. Abangan nila yon, di ko pwedeng sabihin. And then meron akong gagawing series na hindi ko pa rin pwedeng sabihin.
So, ayun. Abangan na lang nila. ABS pa din naman ang series mo. Yes. Mm-hmm. Oy, finally, magkakaroon na ng kapalit kasi syempre we all know na you were supposed to be part of a show na na-shelve because of the pandemic, di ba? And at least ngayon, eto na, meron ka na ulit na ganap. Ayan, grabe. So, ikaw ba, ano, Christian, solid ka pamilya pa rin? As of now, dahil sabi mo nga kung may gagawin kang show ulit pa rin sa ABS. I'm actually a freelance artist. I'm under the management of Boy Abunda. Tito Boy Abunda. Being co-managed with ano, with Creative Den. Si Ate Kate Valenzuela. So, ayun. I'm actually a freelance artist. Kung ano yung offer na magiging maganda, yun. I'm very much willing to ano naman, to do it naman. Pero sa ngayon, ABS talaga yung Dalesente. Wow, next ano kaya ito? Oo nga eh, parang very secretive pa si Christian. Ayaw ko magbigyan ng ano, ng patikim kung ano yan. Wala bang hint? Like kunyari, ano lang, kung parang sino ang possible na makasama. Kahit hindi na mag-name ng names. Or drama. Yung genre na lang. Baka maudlot. Oo nga, baka ma-jinx. Di pa nagsistart ang taping siguro, baka ma-jinx. Baka ma-jinx. Sige, sige. Wala pa. Okay, correct. Oo, oh, tama naman. Baka maudlot. Oo. Okay. Ayan. Siguro ito, since, yan, lalo na si Nico and Christian, minsan na natin sila makasama dito sa Pep Spotlight. Is there any misconception about you, yung mga followers ninyo na gusto ninyong i-correct? Misconceptions? Misconception about your personality, about who you are. Pwede rin yung mga colleagues ninyo na parang, ay, ganyan ka pala kapag ka nakilala na kita. Yung mga ganyan. Well, ang akala nila sobrang tahimik kong tao. Though, oo, tahimik naman ako dahil mahiyain nga ako. Pero kapag yung nilala mo na ako, kalug ako. Kung ano yung nakikita niyong kakalugan sa mga pelikula ko, may ganun akong linya sa ano, may ganun akong side sa totoong buhay. So may pagka ano din ako, kalog. Pero kapag yung kunari nga laging first impression, para mukha daw akong hindi nagsasalita. So in short, mukha akong pipi. De joke lang. Joke lang. Mukha akong masungit, pero hindi ako masungit. Okay. Nico. Siguro dahil kapag ano, dahil kapag siguro hindi ako naka-rest lang yung aking pagmumukha. Mukha akong masungit talaga pag nakaganyan lang, pero hindi naman talaga. But true naman yan, no? Oh. Si Christian pa ba? Diyos ko. Okay. Oh, Nico, it's your turn. Common misconception sa akin, nagpapatawa ako palagi. Kasi nakakatawa raw ako. Kasi nga yung character ko lagi nagpapatawa. Pero sa totoo, tahimik lang talaga ako. Tahimik ako. Baliktad naman! Oh my gosh. Oo. So, kaya ano sabi ko kung ano? Ano yun? Ano kaya kung sabihan natin sila nang palit na lang tayo ng role? Magseryoso naman ako. At I think nag-take up pa ng law. So dapat, 'di ba? Pag usually yan yung mga magaling na madadaldal, ang daming mga chika, ganyan. Magaling sa chikahan, conversation. Mostly ang abogado, common misconception 'yan yung daldal. Talaga? Mas ang abogado kailangan masulat kasi nga magsusulat ka ng pleadings tsaka ng mga ano, ng mga complaints, blah blah blah, motions. Tapos ipa-file mo sa court. Pahabaan 'yan, 'di ba nga? May mga ano pa nga na ang bayad sa abogado per pahina ng mga ipa-file na ano. So minsan nagpa-file mga ganyang kahaba, mga ganyang kanyang laki. Kasi yun yung bayad sa kanila. So, it's a more common misconception na madaldal. Although, kasi nga, hindi naman lahat ng mga abogado umaattend ng court, naglilitigate. So, ayun, mas maano sa sulat talaga abogado.
Ooh, okay. Oo nga naman. Oo nga naman. Yung sulat nga pala. Si Christian, alam mo na to. Pero ito, Nico, bilang first time. Yeah. So, kailangan sige talagang mapagdaanan mo, no? Dahil ito ang aming signature ano, segment. Of course, para mas makilala pa natin si Nico and Christian, let's now go to our next segment, Pep Challenge!